Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, October 30, 2021. Kung mapapansin nga po natin, no, ang umiiral po sa atin ay itong Northeast Monsoon na nakakapekto nga po dito sa may extreme northern Luzon, sa may Luzon, at hanggang dito po yan sa may Metro Manila ay makakaranas ng ating Northeast Monsoon. So kung mapapansin naman natin, ano, meron po tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may posibilidad nga po maging isang bagyo sa unang linggo ng November. Ayon po yan sa ating Japan Agency. Check muna natin yung ating weather system or yung ating satellite imagery. Kung mapapansin nga po natin, ano, na may posibilidad na makaranas ng pag-ulan, ng mga pulupulong pag-ulan, dito po yan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol. At maging dito po sa may Mindoro Province, may posibilidad pong makaranas tayo ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Maging dito po sa ilang bahagi ng Mindanao, dito po sa may Sambuanga. At dumako naman tayo sa may Palawan, kung saan nga po sa may Puerto Princesa, Palawan, na may posibilidad din ang mahina at katamtamang pag-ulan. Dito naman po sa may Metro Manila, makakaranas lumang po tayo ng ating localized thunderstorm. At may posibilidad yung thunderstorm natin, lalo po yan sa hapon dahil makakaranas po tayo sa tanghali ng mainit na sikat ng ating araw. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga yung ating minomonitor na sama ng panahon. By October 31, mapapansin nga po natin na yung low pressure area ay sa labas pa rin ng ating bansa. At pagdating ng November 1, mapapansin nga po natin ito ay lalapit na sa ating power line. At by November 2, ito nga po ay aangat ng bahagi at andito na nga po yan sa silangang bahagi ng Visayas. At by November 3, mapapansin nga po natin may posibilidad po, no, habang nasa labas pa to ng ating power line ay ito nga po ay maging isang tropical depression or mahinang bagyo. By November 4, mapapansin nga po natin ay yung pinakasentro niyan ay halos andito na sa ating power line. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data para po dito sa ating minomonitor na sama ng panahon. Again, inuulit natin, ano, mahaba po po yung ating range ng advanced weather forecast, kaya may posibilidad pa po na magbago itong minomonitor natin sa sama ng panahon. Kaya manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po dito sa sama ng panahon na ating minomonitor. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.